Isang laro na lang, medical honor na ako. Pero yun lang pala ang akala ko. Solo RG ako, kasama ang sarili ko. Nauna akong maglagay ng mid lane na role dito sa pilihan. Pero syempre, magaling mag-matchmaking si Montun. Bibigyan ka ng kakampi na katulad ng role mo. Tapos ang masakit, hindi pa yan willing mag-adjust at ipipilit pa yung gusto niya. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang magpaubaya. Kaya naman, pumili ako ng marksman kesa dun ako sa explain na punta. Ang ikinakakaba ko lang, baka yung mage namin, brawl lang yung alam. Maganda naman yung lineup namin versus sa lineup ng kalaban. Sa skin pa lang ni Bunana, talagang kakabahan ka na. Anti-early game, apat na yung kalaban na magpupunta dito. Pero yung mage namin, hindi ako nagkamali. Ayun, nagbo-brawl sa mid lane kahit RG naman yung laro. Tignan nyo sa mapa kung saan siya pupunta. Dun pa rin sa mid lane niya, andito na lahat sa lane ko. Tapos naisipan niya lang mag-rotate nung malapit na mamatay yung kakampi niya. Ayos yan, ipagpatuloy niyo yung mga gawain yung ganyan. Huwag niyong alagaan yung marksman. Dun kayo, mag-brawl kayo maghapon sa mid lane ninyo. Tignan niyo kung sana naman dumalaw yung mage namin. Andito na naman sa akin ang mga animalya. Apat lagi yung katapat ko dito kaya hirap na hirap akong magpapera. Ayos, diba? Pero pag sila o kaya siya ang may kailangan ng tulong, mabilis naman akong rumeresponde sa kanya. Yun nga lang, minsan hindi ko na talaga mapipigilan ang pagkamatay niya. Pero pinaghihiganti ko naman siya, hindi ko naman siya pinababayaan. Pag-usaping habulan, nangunguna pa ako dyan. Ayan o, kitang-kita niya naman. Si Juliana, naliligaw sa mapa, hindi niya yata nakikita yung iba niyang kasama. Kaya ayun, hinabol namin siya ng mag-isa. Sa isip-isip ko, eto na, moment ko na to para maka-mythical honor ako. Pero yun lang pala ang akala ko. Ito yung naging kauna-unahang pagkamatay ko. Yung una, nasundan pa ng pangalawa. Yung explainer namin na mag-check bush dapat, nakatago pa sa damo. Tapos si Tililing, parang hold-upper sa kanto. At palaging inaabangan ay ako. Hanggang sa dumating sa point na naghihirap na ang aming grupo. Todo dipinsa kami sa demonyo. At si Esperanza, pipilayin ko. Sama ko na din yung Tililing nilang hold-upper. Na wala nang ibang hinold-up kung hindi puro na lang ako. Depit! Okay lang yan, isang star lang naman yung nabawas eh. Kaya talagang ang hirap magpaubaya minsan. Ikaw lang din yung masasaktan. Sumunod na game, decided na ako na sabi ko patigas na lang talaga ng mukha ito. Magmi-mid lane ako kahit anong mangyari, magwala man kayo. Kaya lang yung kakampi na binigay sa akin, ang lala. Tanggal lahat ng tornilyo sa ulo. Hindi naman ako nagkulang sa inyo ng paalala na kung gusto nyong magpasikat, sa showtime kayo pumunta. Core Hanabi, pakitaan ko kayo kung si S4 at S5 problemado, paano pa kaya ako? Tiwala lang, willing na nga magpaubaya si S4 para lang tumino yung utak ni S1. Pero siya ang pabebe girl, walang makakapigil sa kanya. Oh, edi sana all may protection point. Paano naman kaming mga wala? Minsan mapapaisip ka na lang, paano kaya sila nakaabot sa mythic, no? Siyempre, sa objective pa lang, luging-lugi na kami. Walang gustong pumrotekta at tumulong dun kay Harabishi. Tapos si Iksha, tatlo, apat yung katapat niya dito. Siyempre, magro-rotate-rotate naman tayo, no? Kasi alam mo yung pakiramdam na binubugbog ka bilang marksman, tapos di ka man lang madalawan. Laging ang lalim-lalim pumwesto ni Hanabishi. Gusto ko lang naman bumak up sa kanya, pero ngayon, pati ako madadamay pa. Wow, sa'yo pa talaga nang galing yan. Play safe, pero nag-i-invasion siya ng mag-isa dun sa blue buff ng kalaban. Aba, Hanabishi, mahusay yan. Ang lala talaga na itong Hanabishi na to. Habang sila ay nagsasagutan, ako tamang tingin-tingin lang. Si Hanabishi, papay na naman. Doc, yung pasyente nyo, gising na. Kung kailan naman oras na para makasama si Hanabishi sa clash. Kung ano-ano pa ang inuna. Kaya namatay pa ako dito. Flame shot ni Bunana, biglang tumama. Talagang gusto niya yung papasok siya, siya lang mag-isa. Feeling niya talaga kaya niyang pumalag mag-isa laban sa lima. Merong demonyo dito, oh. Hindi ko alam bakit sumusugod kami isa-isa. Ano?
mo na, hindi ba uso depensa? Pero iniisip niyo ba na kami yung matatalo dahil nagharap Bishikor ang kakampi ko? Baka iniisip niyo naman yung lineup namin walang binatbat sa kalaban. Yung harabi wala na bang iniisip kundi sumugod, pumasok, magpapatay sa kalaban. Tapos ang lalapan ng FPS drop dito, kulang din tayo. Tignan niyo yung Yura nagsasolo ng bot lane mag-isa. Ewan ko, ako lang ba? Pero yung season na to, sobrang hirap magpa-rank up. Hirap talaga sa online, no? Di mo mapektusan sa bagang. Hindi ko alam kung content creator ba tong Hanabishi o sadyang pabibo lang talaga siya. Pero kung content creator ka man, lagay mong title. Nag-core Hanabi ako at sobrang bonakid ko. Kaya napaiyak ko ang mga kasapi ko. Kanina isang starla na lang kulang. Ngayon tatlo na naman ang kulang. Para lang maka-honor ako. Awit talaga yung mga kakampi ko. Kinakalaban din ako.